iBilibers, may tanong ako. Ano ang surfing? Yun yung nakapatong ka sa surfboard, tapos sasabayan mo yung waves para umandar ka. Tama! Ako naman ang may tanong. Ano naman ang ball surfing? Ito yung papatong ka sa mga bola, tapos magpapatalbog ka at magsaslide ka para umabante ka. Parang ganito. Ang hirap pala! Kaya isang professional dancer ang aming hinamon para sa experiment na ito. At ito ay ang ating iBiliber from Speed Dancers na si Dan. Walong bola ang tatawirin ni Dan sa napakahirap na paraan, ang ball surfing. Kaya mga bata, wag na wag nitong gagayahin ha. Ready ka na Kuya Dan? Ready, set? Dapa! Dapa! Go! Yeah! Uy! Uy! Wow! 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 First attempt! Dalawa na lang, naka-anim na kagad siya ng bola. Ito na ang second attempt. Ready ka na Kuya Dan? Ready, set? Dapa! Dapa! Go! Go! One, two, three! Uy! Para sa akin, doon ako nahihirapan sa pag-balancing ng katawan. So, dapat kabisado po yung katawan mo. Pero kung nakuha mo na yung flow, tuloy-tuloy na siya. Sa mga bata, sobrang hirap. Kailangan mong practice. Ito na ang third and last attempt. Okay, last na! Last na! Ready ka na, Kuya Dan? Ready? Ready, set! Dapa! Go! Whoa! Tulad ng surfing, sa challenge na ito, may tatlong forces na nakaka-apekto sa challenge. Una ang gravity, o ang force na humihila sa tao at sa bola pababa. Pangalawa, ang Magnus force, o ang force ng pag-ikot ng bola tuwing nagagalaw ito. Pangatlo, upthrust. Ito ang upward force na mula sa bola. Para labanan ang tatlong puwersang ito, ginamit ng ating iBiliber ang iba't ibang muscle ng kanyang katawan para tuloy-tuloy siyang bumalanse at umabante sa 10 bola. Parang isang surfer na nakapatong sa surfboard. Pero in this case, ang surfboard ay ang katawan niya. iBilib. Maraming salamat sa iyo, Dan, dahil buong tapa mong hinarap ang ating ball surfing challenge ngayong umaga. Marami pang exciting challenges and experiments ang nakahanda para sa inyo sa pagbabalik ng iBilib!